In this video, update lang tayo sa mga nangyayari sa market. XRP nagpump, pinaboran ng judge at hindi maituturing na security ang token. Alamin natin ang buong istorya. Europe first Bitcoin spot ETF malalunch na ngayong taon at US dollar index humihina na. Pwedeng maging dahilan para mag-rally si Bitcoin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Unahin natin ang pinakamainit na news ngayon. Judge rules XRP is not a security in SEC's case against Ripple. So nakascore ng victory ang Ripple Labs sa United States District Court in the Southern District of New York kahapon. At ang pinanigan dito ni Judge Analisa Torres ay ang Ripple, partially in favor of the company. According to the documents na na-filed on July 13, Judge Torres has granted summary judgment in favor of Ripple Labs. At sa ruling na ito, sinasabi na ang XRP token is not a security. Pero ito ay regarding only to programmatic sales on digital asset exchange. So ibig sabihin, hindi maituturing na security si XRP kapag ito ay binili o ibinebenta sa mga exchange. Pero may panalo din ang SEC dito na ruled naman ang XRP as a security noong ito ay ibinenta sa mga institutional investors na meet daw nito yung Huobi test. So actually, hindi pa tapos ang kaso na ito ng XRP pero yung partial win nila dito ay big deal para sa crypto industry. Sabi ko nga before na pag nanalo ang XRP sa kaso, then it's a win also in the cryptocurrency industry. Kasi hindi lang naman sila ang token na may ganitong issue na kinasuhan ng unregistered security. Now, ang malinaw dito na kung ang isang token ay na-list sa exchange for trading, although gusto nilang pondohan yung company sa sales na ito sa mga exchange, hindi siya maituturing na investment contract kaya hindi siya matatawag na security. Kung ipinambayad naman ng token or ginagamit for security transaction, hindi din siya pasok as an investment contract, so not a security. Now, kahit partial ruling lang ito, ito yung magiging basehan ng mga token na na-classified as a security tulad ng Solana, Cardano, Polygon, etc. na they are not a security as well. So, ang iisipin ng mga investors, mali ang accusation ng SEC and that would bring a positive sentiment in the market. Kaya big deal siya sa industry at kita naman natin ang respond ng market. Nag-pump yung mga altcoins, especially XRP. Kasi siguradong marirelease na yung token ulit sa mga bigating exchange at nag-umpisa na yan. US Crypto Exchange give XRP listing a second chance after court ruling. So magbabalik na ang XRP sa mga exchange sa US. Nag-announce na ang Gemini na it has planned to explore listing XRP for spot and derivatives trading after a court ruled the coin was not a security under the SEC's purview. So I am not sure if it's already listed or ililist pa lang pagka-release ko ng video na ito. Pero isa lang ang sigurado, it will be listed. Coinbase, ganun din, they will list XRP again. At marami pang mga susunod dyan, yung mga exchange na nag-delist sa XRP noong 2020, probably they will release again the token. At dahil nga dito, naging positive din yung sentiment sa iba pang mga altcoins. This is a new hot narrative sa crypto market aside from Bitcoin spot ETF. So pwedeng mag-rally yung mga altcoins dito at nag-uumpisa na nga ngayon double digits na yung pump ng mga altcoins. Good luck sa mga nag-shorts. Kung titingnan natin yung mga price ng altcoins ngayon, double digit, tagal-tagal tayo hindi nakakita nito, nakakamiss yung 100% pump ng mga alts. As expected, XRP, pinakamataas na pump, Stellar Lumen, Cardano, Solana, Polygon, medyo nagpapakita na ng lakas. At kung titingnan natin yung price action ni XRP, meron siyang massive candle dito, currently retesting the resistance sa 0.85, hindi malayong tumapak yan sa $1. Now, kamustahin natin si Bitcoin. Nire-retest din ito yung major resistance sa area ng 31,500 at ang gusto natin makita na breakout dito is yung convincing breakout. Yung tipong magko-close yung candle sa 33,000, mga ganitong candle, mahaba, sign of aggressive buying. That's a clear annihilation of a bear on the resistance level.
Pero hindi pa natin nakikita yung totoong pump ni BTC in a bull market. Itong rally na to, medyo mahina pa yan. Anyway, we are still in a bullish trend based on current price action. Hindi natin pwedeng sabihin na double top ito kasi nagre-retest pa si BTC dyan. At kita naman natin yung strength ng bulls dito ngayon. We have a positive sentiment, Bitcoin spot ETF narrative, XRP positive news, medyo bumababa na rin ang inflation sa Amerika, at ito pa. Europe first spot Bitcoin ETF ICE debut after a year-long delay. So malapit nang ma-launch ang Europe first spot Bitcoin ETF by Jacobi Asset Management, a London-based multi-asset investment platform. Dapat last year pa ito na-launch, sabi dito sa report. Pero dahil nga sa hindi magandang condition ng market last year, kaya ito na-delay. The Jacobi Bitcoin ETF received approval from Guernsey Financial Service Commission GFSC para makapag-launch ng Bitcoin ETF, at nangyari ito noong 2021 pa. So itong Jacobi Bitcoin ETF, it's a centrally cleared financial instrument. Ibig sabihin meron siyang clearing house na nag-a-act as a middleman na tutulong para mag-facilitate ng transaction. Additional security yon para sa mga investors at tutulong din ito to reduce risk. Ang nasa likod naman ng custody nito ay ang Fidelity Digital Asset na kilalang custodian in the cryptocurrency industry. Sila yung magtatabi ng actual Bitcoin itself para sa mga investors. At ang ETF kasi magbibigay ito ng exposure sa mga sophisticated investors kahit hindi nila literally hinohold yung Bitcoin. Kasi mayroong custodian na hahawak dito. And this is another good news kasi yung asset management required sila na bumili ng actual Bitcoin, and that would create additional demand sa crypto market. Isa pang positive news para kay BTC ay yung humihinang dolyar. Ang US dollar index kasi, or DXY, ay merong strong inverse correlation kay Bitcoin. Kaya tinitingnan din ito ng mga traders for additional insights. Now, inverse correlation, ibig sabihin, kapag bullish at nagrarally itong si DXY, bearish ang dating nun kay BTC. Now, kabaliktara naman, kapag bearish si DXY, nagiging bullish si Bitcoin. So ngayon, nagpapakita ng bearishness itong si DXY, at makikita natin dito yun sa chart. Ito yung mga nagdaang bull market ni BTC kung saan si DXY ay pababa. Yung downtrend ni DXY is equivalent of an uptrend for BTC. Ito yung current price action ni DXY at mukhang pababa siya. So ang result niyan kay BTC kapag nag-drop si DXY, bullish. Makakakita tayo ng uptrend rally kay Bitcoin. Based on historical price action at kung pagbabasihan nga natin yung inverse correlation nila. Sabi nga ng gumawa ng technical analysis na ito, it's a calm before the storm, big move is still loading. First candle of the DXY dollar now falls out of the channel. This is the point where you want to be positioned in 2016, 2017, and 2020, 2021. This led to the parabolic curve in BTC. So fundamental and technical, medyo lamang talaga ang bulls ngayon. So anong masasabi nyo sa market? Nakabawi na ba yung mga altcoins nyo? Mga major alts pa lang yung bumebuelo ngayon? Tulog pa yung mga low caps, mga memes and NFT? Magising kaya itong mga to? At magsimula ang hinihintay ng marami na altcoin season? Let me know in the comment section. At yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.